Sa kalahan, pakikinabangan natin yung mga holyo
subok sa buhay mo. Yan. Na, mapagpasalamat, masanuman sa di pagpapasalamat. Ang kahulugan, ipinatatalos sa iba sa pamamagitan ng aking mga pananalita at pagkilos kung papaano sila nakatulong sa aking sarili, buhay. Na, mapagpasalamat. Na, alam niyo na, faithfulness. Kapag may nagbigay sa ilang tulong, na, binibigyan ka ng kahit anong ano, kahit maling kabaray. Basta yung mga taong tumulong sa iyo, dapat magiging kapag pahodayaw ka, mapagpasalamat ka. Maganda ka ka rin. Alam na, ay kayo humulong. Higit sa iyo, huwag kayo humulong. Dapat, ganun. Alam na, reklamo pa na rin yung kulang. Bakit ganun? Atras, atrasado na lang ito. Ito mo? Walang kulang na noon. Ano? Maging mapapahotayaw. Next, parangal na sa luma sa walang talat. Kahulugan, ang pagbibigay kaukulang gala sa mga nangangasiwa sa pagkalo ng pamparangal, reverence. Na, kailangan yung pagbibigay mo ng parangal kay Yahweh, ulang na kay Yahweh. Huwag mo tinitay yung personality ng tao. Ang na, kay, di ba sabi na, pinag-aralan natin ang nakaraang mundo. May mga namumuno sa bawat isa sa uya mo. Diba? May gobyerno, ang magulang, di ba? Gobyerno, ang holyaw, yung pinagtatrabaho mo. Dapat, matuto kang magbigay ng parangal. Ang na, ano siya bibigyan ng parangal? Yung paggalang mo doon sa pagiging authority niya. Diba? Na hindi mo tinitignan yung kanyang personal. Diba? O kaya, example, yung pulis. Kahit malaki yung tiyan niya, hindi ibig sabihin, wala kayo na, o hindi mo nasusunod. Hindi ka na, susunod mo siya dahil meron siya authority. Ang na, titignan mo yung kanyang suot na yung uniform, hindi yung kanyang personality. Ang na, patuto kang magbigay para man. Na, next, pagbibigay ng tulong na salamat sa mapag-isa. Masayang pagbabahagi, kahulugan, ang masayang pagbabahagi ng aming pagkain, tirahan, upang mapakinabangan ang mga ito ng aking kapwa. Pagbibigay tulong na alam nyo yun. Pagbibigay tulong na wala kang ni-expect na ipapalik sa'yo na natutulong mo kayo. Dahil ang expectation mo mula ay yaw tulong. Bibigay ka ng tulong sa kapwa mo pero ang hinihintay mo papalik mula ay yaw tulong. Huwag sa kapwa mo kasi pag nagbigay ka ng tulong ang hinihintay mo yung papalik sa pag binigay mo yung tulong, ganun din ang ibibigay sa'yo. Pero kay Yahweh yung tulong, hindi. Kapag nagbigay ka ng tulong, ang expectation mo kay Yahweh yung tulong, mas malayo. Ang na, mas malayo. Mas marami ang pagpapalang biyaya. Dahil ang tiwala mo na ay Yahweh yung tulong. Ginagawa mo yun bilang pagsunod sa kagustuhan ni Yahweh yung tulong. Ganun yung karakter ni mapagbibigay tulong. Pagbibigay tulong. Next, kapakumbabaan na salungat sa pahambuan. So, ano ba? Ang kahulugan, ang pag-aamin na yahod ng ating nakakaniksa
na sabihin, maging, ang tawag dyan, yung mapagpakumbaba na hindi ka pwede mag-uwi na nag-iisa ka lang. Amen. Kailangan ng tao sa kanina ko. Kaya ka nag-uwi, tinulungan man ko dito. Kaya ka nag-uwi, binigyan ka ng payo. Amen. Tama, tama. Diba? Ibig sabihin, masaya pa rin ba kapag gano'n?
na mayroong mga di na nais-nais na pangyayari sa buhay ko na nangyayari na yun? Ama, masaya ka pa rin ba? Nakakilala pa rin ba? O kapag, pag maganda lang ang ano, na, masaya siya, hindi ka pa. Talagang kasiyahan mo. When you are happy and peaceful, you are powerful. Tatandaan lang yung makapangyarihan na powerful na pinig sa'yo ng kaaway kapag masaya. Ana, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo. Sabi ka mo? Ano, masaya lang? Masaya ang kailangan tayo para mapanatili niyo sa bawat isa, sa bawat isa sa kanya, yung pagiging ano mo, di ba? Magiging mapagpahulay ako lalo ng sa'yo. Ang mo, di ba? Ano na? Masiyahan. Next, makatarungan. Makatarungan sa lumat, sa kaguluhan. Ang pagtiyak sa aking sarili na pangalagaan ang anumang dalisay, tama at totoo. Makatarungan. Ano? Makatarungan. Pangalagaan mo yung dalisay, tama at totoo. Wala yun. Malaga yun. Sinabi makatarungan, siya mo na ito, diba? Kung makatarungan ka, pagpapalain mo, yung dapat, pagpalain. Yung penalty mo, yung dapat, hindi yung dapat ng penalty na aawa ka. Mas mabait ka pa kay yawa ko. Diba? Ano dapat? Ano dapat? Parang alam ko. Yung dapat parang alam. Ano na? Penalty mo, yung dapat. Kung tama, pakain. Nakakaawa ko. Huwag kang maging mas mabait pa kay yawa ko. Kailangan makatarong na ka. Pangalaga yun ang tao, yun ang makatarong na yung tao na meron ang ating tunan, makatarong na o yung tsaubo na o yung justice. Next, katapatan na sa lugar sa traidor. Ang kahulugan, ang pagsasamantala sa mga may hirap na pangyayari upang ipakita ang aking tunay na pagkakatalaga at pagpanig sa aking mga pinagbibigurahin. Yan. Katapatan. Sa English, ano? Loyalty. Okay. Alam na alam natin. Yan? Loyalty. Sinabi loyalty. Sabi, sasamantala yung iba. Yung mahirap na mga pangyayari para ipakita mo sa iyong mga authority na ikaw ay loyal. Yan sabi na sa inyo ng mga nakaraan. Doon kasi na ipapakita mo yung karakter mo eh. Doon sa mga mahihirap na pangyayari sa buhay mo. Lalo naging invisible. Yung karakter ng tao, kapag nasa mahihirap na pangyayari, ano na, kapag dumadaan sa ganun, lalo nakikita yung karakter niya. Ha? Kaya yung mayroon ng tao, makikita mo yan, kapag may mga ganun na pangyayari, yung mahihirap. Nakita mo si ano, si Kulay, si Barbarino, diba? Kapakita niya yung loyalty na doon sa hari. Kahit kayo yung hari, napakasamang hari yun. Mahigpit na hari, diba? Hanga? Pero pinakita niya yung loyalty niya. Hanga, kasi meron na tatakasa ka na sa buhay ng hari mo, pinakita niya pa rin yung loyalty na doon sa hari. Hanga? Ganun. Ana, naintindihan niyo po?
Next. Kaamuan na sa lugar sa pagpagali. Ang kaulan, ang pagsugal ng aking mga pansariling karapatan at mga inaasahan sa buhay dahil sa ibig ko makapaglipon ang pagsuko ng aking pansariling karapatan para ikaw ay makapaglipon. Kaamuan. Ibig sabihin, utos pa rin mo. Amen. Yan? Katulad ng eksakto, yung mga rekabitas, sinabihan sila, o kayo may iinom, ha, o kayo may iinom ng mga tao. Hindi sila tinitigil. Hanggang pumating yung mga maraming tao nang lumipas, hindi sila tinitigil ng mga tao. Masusunod rin. Amen. Pag sinabi sila, makamanda ka na, huwag kang tinitigil. Hindi po isang tatay mo. Hindi, isang bote na. Sige, yung isang bote, bukas na lang na yun. Bukas na lang na yun. Hanggang sa isang bote na lang, isang kings na. Magkita mo. Sabi kasi, makamanag mo ng mahala, itiwasan mo. Ang na, hindi ka lalap, itiwasan mo. Makamanag mo. Ang na, masunod yun eh. Yun yung attitude ng pagiging masunod. Kung ano yung gusto sa'yo, sinasabi dahil yun ang puso sa'yo ni Yahweh. Tandaan nyo, sabi, ang taong suwain, ang taong suwain, ang taong suwain, madali, madali ka lang, madali, mamatay. Ano na, saan ang tungo niya? Ospital. Ano na, tulungan. Ano ba? Correctional. Yan. Mental hospital. O kaya pinagawa pa ako. Na, yung taong sumusunod. Hindi siya, hindi tumatanda. Hindi tumatanda. Bakit? Makabal na mamatay. Kasi suwan yun. Next, kaayusan. O, ganda daw. Kaayusan. Nasa lumas na bulagsak. Ang pagsasaayos ng aking sarili at kapaligiran upang kaayusan. Ano na, kahit simpleng bagay, nagiging maganda kapag nasa tamang lalagyan. Ulit, kahit simpleng bagay, nagiging maganda kapag nasa tamang lalagyan. Ibig sabihin, nasa ayos. Kahit simple yan. Ano na, yung pag-uunyo, maganda tignan kapag nandito. Kasi bakit? Walang pag nasa ayos eh. Ano? Kita mo, nasa mga kumuyo mo na eh, nasa mga dati. O, maayos. Maganda yung may kaayusan.
umayos ka pa. Mga lalaki, ay, ay, umayos ka, umayos ka. O kang pipigil, magkang tumulong. Next, pagpapahinuhon na sa lumat sa pabalisahan. Ang pagtanggap sa mga may hirang na pangyayari na walang binibigay na takdang panahon upang ang mga ito ay matapos. Pagpapahinuhon. Tanda. Sabi, yung tumarating sa buhay ng yan, hindi mo bibigyan ng panuhin ng siya o hulugod. Sandali ko lang ito, kailangan mawala na ito. Huwag mo bibigyan ng panuhin ng siya. Ama, ikaw, kapag nagbago ka, mabilis na, magpapawawala yun. Magpapawala yung panahon sa buhay ko ngayon. Ama, alam mo naman, ang buhay ng tao, mayroon pa naman ng time na, di ba? Pero ang tinatawag na season na may kanya-kanyang time niya. Dumarating, wawala. Pero kailangan na wawala. Di ba? Kaya ang pagbibigyan ng panuhin siya ang hulugod dahil inuhulog ko pa eh. Hinihahanap na niya ang hulugod para maging nalalang tao ka doon sa lumang mga ako. Amen. Sa mga masunurin sa kanya, inihahin tayo ang attitude ko, yung araw ko. Para pagdating mo doon, hindi mawawasan mo, hindi mawawalan ang bisa mo. Yung mga pagpapalat, bilaya mo sa buhay. Nadarating mo doon sa mga sa lupang pa, inihahin tayo. Kaya huwag mo siyang bibigyan ng time. Ano time? Hinihihin. Di ba? Ama, long suffering. Andaan mo. Mapag-peace ka. May malalim na kaalaman na kaya nangyayari sa buhay niya. Dahil mayroong layunin si Yahweh. Ba't nangyayari? Hindi lang dun sa iba, sa surface mo nang nakita. Mas malalim ang iyong kaalaman kung bakit nangyayari sa buhay mo. Yung gano'n. Ano na? Mapagpahinuhon yung karakter. Long suffering. Makumbinsi na sa lumat sa palaaway ang pagdadala ng mahalagang katotohanan sa paraang naiiwasan ang mga masinungalingang nakahadlang sa isipan ng aming kapwa. Makumbinsi. Ano ang maganda natin dito? Sabi, na-extort mo yung ano yung kapwa ko. Nakumbinsi mo siya. Kahit ngayon, sabi niya, maliit lang yung tuwala niya. Di ba? Na ayaw mo makumbinsi siya na ito yung tama, ito yung ganyan mo, hindi sa gawa. Ana, magaling mo, mahusay mo, mag-extort, mahusay ka, kumumbinsi ng tawa mo. Di ba? Ana, ang liyaw ng lupa, liyaw mo siya. Naiyahay ako sa kanya, kung ano yung tama niya isa gawa, inuuto si Yahweh mo, na dapat niya, isa gawa. Yun. Makumbinsi. Tama. May na-exert mo siya. Tama. May papanumbalik mo. Yung kanyang pananampalataya ay inyong buo. Tama. Yung sa mga bago mo na mga kilala, makumbinsi mo siya. Ito yung ano, ito yung ikaw pangalan na yung buo. Ito ang dapat mo. Diba? Isang palataya na. Dahil ito ang katotohanan na. Ito ang papalaya sa ito. Tama. Dapat meron ang ganoong attitude. Ang palaaway. Kapag tinanong mo, dun sa lugar na yun, kapag tinanong mo, kilala mo siya ng tao. Ang tao niya, ano? Ang na, lagi na nila. Lagi naman ang pagsada ba? Palaaway mo. Ito mo. Dapat yung ano, yung na nahihintay mo yung kapwa. Yung attitude lang, makumbinsi ka o. Yung mahusay ka mag-exert. Yun. Na, next, maaga na sa lugar sa karaan.
yung pagpapahal ka sa isang tao. Alaga ang ulo ko sa mga Madam, nasayang ko siya. Next, masiyo. Nasa lungan sa pag-aksaya. Ang pagtuklas ng iba yung hanggang at kapakinabangan sa mga bagay na hindi nang sina o kaya hindi nang pansin ng karamihan. Amen. Ano tawag ko? Masino. Amen. Sabi nga sa Udiyari, wala yung kwento. Nakita niya na yung mga retaso na sa loob ng dami, tinatapon lang. Dahil masino yung tao na yun, nakita niya kung ano yung nakakalagaran ng tao. Ang ginawa niya, gumawa siya ng pwede pakilabang sa mga retaso na yung ginawa niya pa sa akin. Kaya ngayon, kaya ngayon. Yan? Now, kasi sa iba, Responsibilidad na sa lumat sa di mapakita at iwala. Ang pagtalos at pagsasagawa ng kung ano ang inaasahan sa akin. Amna, anong tawag ba? Responsibility. Diba? Kapag may ginagawa sa iyo, inaasahan ng Yahweh, inaasahan ng iyong authority, hindi yung mga tao na sa ay, mga tao wala ng responsibilidad. Tanungin mo, ano, nasa ano, ganyan ko ganyan. Tanungin mo yung mga anak, asan yung mga tao. Oh, wala ka ganyan, nasa kanino. Ano na, wala ng responsibilidad. Kapag iniwanan mo ng isang kustayan o gawain, pagbalik mo, ganun pa rin. Wala ng responsibilidad yung tao mo. Tapusin mo yan, ha? Pagbalik mo, kaya na, tapos na yan. Pagbalik mo, ganun pa rin. Kailangan kung maaasahan ka, kapag siniwan sa'yo ng authority mo yun, sisiguraduhin mo na pagbalik niya, tapos, magdang, o kaya makakapag-report ka sa authority mo na nagawa mo, tapos na po yung kinagalaw, naghihintay ka na lang na kasunod. Tao, mayroon responsibilidad. Amna! Next, kapanatagan na sa lumat sa pagpabalisa. Ang pagsasaayos ng aking buhay sa mga bagay na hindi makikita at di mananakaw mula sa aking kapanatagan. Ang number one sa iyo, yung mga bagay na hindi na nagbubulong ng buhay. Yung pagpapalawa, spiritual na yung sumasagana ka o nagiging mature yung spiritual. Diba? Yun ang number one, so yun ang priority. Na, kaya ang nagubay ko, panata, pinalabahan na, tiwala ko kay Yahweh. Amnan, yung pananampalataya kay Yahweh. Next, pagpipigil sa sarili na sa lumat sa pagpapasasa. Ang pagtakwil sa mga masasamang kita at pagsasagawa ng kung ano lamang ang tama at matuwid. Pagpipigil sa sarili na self-control. Na, alam niyo na, kapag sinabi yung self-control, yan, ayan, sinasabi sa iyo, pumikit ko na, matulog ko na, pikit mo na yan. Self-control. Itigilan mo yung sarili mo. Oo, meron kang alayaan na matulog. Pero hindi ito ang tulog. Hindi yung tamang pwesto. Hindi ito yung tamang lugar para ikaw ay matulog. Para ikaw ay mahimbing. Na, dito ka para ano? Para ano? Makinig. Hindi para matulog. O tingin yung katabi mo. Ya? Nah.
Salto Pro. Next, matunog na salamat sa mahal ko. Matunog ang pagtalos sa mga totoong aking tubo at mga damdamin o timula na mga nasa aking kapaligiran. Matunog. Alam mo kung ano yung ibig sabihin sa'yo ng Panginoon? Kahit ang sinasabi na ganito, alam mo kung ano yung gusto nang ibigay o ipaulugan sa mga sinasabi? Anak, matulog na ako, di ba? Anak, reaction na lang. Todo ka lang ang pananalita niya. Yung tura pa lang ng mukha niya. Alam mo, siya, alam mo, totoo na yung Amnan, hindi yung walang ano ba, hindi mo na mahalyo, tawag kong mahalyo. Next, katapat na, nasa lumat sa pagkukunwari. Ang pagnanais sa isa gawa, ang pagnanais sa isa gawa, kung ano ang tama, nalaki ang tamang layunin sa puso. Katapat na, nasa lumat sa pagkukunwari. Yun, na, natapatan. Next, saga naman, nasa lunat sa kakulangan. Ang pagpalos sa mga bagay na maaabawas sa husay o ganda ng aking ginawa o kaya sinasabi kapag inalagtaan ang mga ito. Aganapan. Ano, kapag meron kailangan kumpleto with excellence. Diba? Nagwalis ka, nagbibis ka. Una, mahala. Dapat kumpleto with excellence. Pag gumawa ng isang sayaw, kailangan kumpleto with excellence. Diba? Gana. Walang nagawa. Kasi, maaaring gawin mo yun. Diba? Isagawa mo yun. Sayaw mo. Una, meron kang nakalita ng isang bagay na yun ang pwede ng makasita doon sa isdayaw na ginawa mo ngayon. Ang nang, nitingnan nyo, na may gawain kang ginawa. Nagbilis ka, ganito ka ganyan. Nilinis mo lang yung nakikita. Hindi mo nilinis yung hindi nakikita. Ang nang, o kapag napagayang in-expect ng mga authority mo, tinignan. Ang nang, yung ibang mahala, kung nakapalitin natin sa ilalim, pwede mga makasira yun doon sa isdayaw na ginawa mo. Ang nang, sabihin, ginawa mo lang na, ano, basta magawa lang. Hindi niya nilaking mana, excellent. Hindi ka rin sunod. Iba dapat ang pagsunod, tablihan, leto, may kagana, may pag-anapan, may pag-usayan. Nang lakit yung excellence. Sa bawat gagawin mo, dapat talagin mo ng excellence. Pagkikinig na sa lumat sa pagsasayang, ang pagtiyak sa aking sarili at sa iba na gumasta lamang para sa kung ano lamang ang talagang kinakailangan. Ano, bibili ka yung talagang needs, yung kailangan nila. Ano, hindi yung bibili ka dahil gusto mo. Kahit meron ka na, hindi gusto ko, gusto ko bago. Ano, yung bibili ka yung needs na yung pwede may maapekto ng usdayaw o pwede tumatay mo pag hindi mo bibili o pwede kapag hindi mo bibili yun, hindi mo magagawa yung usdayaw na iuunan sa itiyan mo. Kailangan mong bibili yun. Pero yun, may pantalo ka na, bibili ka na. Labing dalawa na yung pantalo, may gusto ko, puso ko yun. Ay, hindi na kailangan mo na once na lang yun, hindi na needs. Kailangan ng needs, yung kinakailangan mo. Kailangan maging pangitin. Amna, tinitigan ni Kuya kung paano pinanginig sa paano hinahante, pinangangasiwa yung mga pagpapala na binibigay sa iyo ni Kuya Hugo. Diba? O kung waltas ka, sa uli niya, diba? Hindi nabibigay sa iyo ni Kuya Hugo kung sige mo kaya ang pangalala. Amna, next, pagtunawa na sa lungat
nasa kumakyaw sa iyong mga bangon. Diba? Iba yung naman yun, no? Kailangan yung magunawa mo, pero ang magunawa. At ganun yung attitude niya. Siyempre, ano pa lang siya, baby pa siya. Diba? Hindi pa siya pwede kumain ng ako. Hindi na, ang pwede niya pala patuloy. Pwede niya pala patuloy ng dahas. Alam mo, kailangan na ako na. Ano na, meron mga attitude na? Magunawa mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.